Veggie, good morning sa inyo lahat. Ayan, weekend na naman. So, as usual, sikaso ulit tayo ng ating mga project car. Kunin natin yung shocks ng aking galant kasi dadali natin lahat ng mga gamit na pwedeng dalhin ulit dun kila Mike para maayos na ng tuloy-tuloy yung galant. So, also today, dadaanan natin yung ano, yung nabili ko na stereo 1,000 lang, Pioneer. Tapos may sisilipin tayong kaha ng box type kasi tuloy pa rin naman yung project ko. Kunin ko lang yung ano, yung shocks. Ayun, shoutout muna tayo kasi maraming nagre-request ano. Hindi ako nagsha-shoutout dati kasi nahihiya ako. Baka sabihin pagalitan na naman ako sa aking vlog. Anyway, shoutout muna sa aking kaibigan na laging tumutulong sa akin, si Michael Almendral. At lagi ko yung kasama tuwing weekend, madalas. Tsaka si Michael Compuesto, ang aping tropa na nasa US. Regards din sa iyong sister. Ano? At of course, yung Mark and Mitchell Belan Brothers na mahusay. Kahit sports car or Ferrari. O kaya yung mga old school na mga European cars kayang i-overhaul. Si Jeff Galdones na nagaranti sabog ng Rapid Day. Buti naman at maayos lang iyong sasakyan. Sana ay ride safe, keep safe, and regards kay Sarah. Si Christian Lawrence Valencia, good luck kay Bumblebee mo. Si Christian, yan ang kauna-unang nag-comment sa pinakauna kong vlog. Buti na lang hanggang ngayon nanonood pa siya paminsan-minsan siguro. Hi Christian, ingat-ingat. At syempre, sa aking kaibigan, hindi ko pa man nakita, kay Rupert Goko, na nagulat ako, naka-EX setup na ang kanyang box type ngayon. Good luck, pare. At saka kay Arvin Onda, nakasama niya sa IVS Sunbird na barko. Ingat kayo sa biyahe. Kayo ang bayani ng aming or ng ating ekonomiya, no? Mga OFW and seaman, saludo ako sa inyo. Kailangan namin kayo kasi kailangan ng dollars ng Pilipinas para umunlad ang ekonomiya. So, IVS sa lahat ng mga nasa IVS Sunbird, ingat kayo dyan. At salamat sa pag-download ng aking video para may napapanood kayo dyan sa barko. Kahit paano may nanonood naman pala. At natutuwa ako at dinadownload nyo pa para lang mapanood nyo dyan. Ingat kayo, ingat. At ang Shifters Team Tagaytay. Of course, pinangunahan ng presidente na si President Aaron. At si Janjan na nag-comment, ka-shifters ko rin yan. So, keep safe brother, ride safe, ride safe. At si Burnik mo, nakinukulit ako na mag-video at gumawa ng video ng comparison ng GSR, SL at ng GT. Hopefully magawa ko yun. Siyempre, maingat din ako, no? Kasi wala naman ako, hindi man ako expert. Ang gusto ko ay mapagtabi-tabi yung mga sasakyan para ma-compare natin. So, ayun. Thank you. Ingat kayo. So, balik tayo ulit sa aking video. Yun na. Kunin din natin yung Magna Flow Mufflers. Pagod ako dun ha. So, speaking of bago, yan. Merong Meralco bill, silipin natin. At syempre, ang bagong-bago, tunay na tunay. At napakasarap. You know, 555 tuna, spicy paksiw at spicy caldereta. Bumili na kayo, meron yan sa mga supermarket. Tsaka sari-sari store, coming soon. At isang karangalan din na madeklara ni ito, panoorin nyo. Hi Gary Amico, balita ko, President at VP kayo ng Karami natin. I hope I can... Presidente pala ako, ngayon ko lang nalaman.
Buksan natin ang ayuda galing sa Meralco. Kasi kakapadala lang nila ng bill. 20,000 eh. Grabe naman yun. Ito, mukhang nagbago na. Yata. Wala, at sa confirmation lang, yung pa rin yung bill. Confirmation lang na gagawing installment yung pagbabayad. So, 20,000 pa rin. Ay, ganun talaga. Di bale, tara. Papunta na tayo ngayon dun sa SM13 Martires kasi may doon na natin kukunin yung ano, yung stereo, yung Pioneer. Kasi ito, wala eh, hindi gumagana. Sayang naman, 1,000 lang. So, grabe, parang ano, normal na talaga yung ano. Traffic. Keep safe. Yun, nakuha na natin. 1,000. Sana gumagana. Dito na tayo sa Binyan after ilang hours ba? Tagal din. Nabot ako ng 2 o'clock from the time na umalis ako ng bahay. Kuha natin yung mga gamit. Pakita ko sa'yo itong ano, nabili ko. Ha? Sa Lunes? Ano, nakakuha ka na? Ayos, kakabit natin sa to. Eh, dito, pa. Dito. Ah, dyan. Nabili ko 1,000. Oo, oh, ano na to? Pinag-power mo. Hindi. Sige sa tete. Hindi, yan mo na. Ikaw na bahala. Oo, papagawa naman natin kung nagtataon eh. Tama-tama. Nandiyo si pare. Eh, ayoko rin ano eh. I-testing na ano kasi. Makakatakot eh. Ito, buksan natin itong Magnaflow. Magnaflow. Hindi ko pa nakita. Kabit ko sana to, 2 din. Kaya lang, magastos eh. Ang dami ng gastos. Magtutu din pa ba ako dyan? Bahala na, yun na lang. Mura na lang. Wala lang daw itong battery. Oo, oh, madali lang battery. Sana gumagana. Sabi naman niya eh, gumagana eh. Hindi naman gumagana. Tsaka hindi pa nabuksan eh. Oo, oh, may silyado pa. Oo. Kaya tayo nagpupin pala yung ano. Unboxing. Unboxing lang kaya. Maganda ba? Hindi pa na nagago. Ang gagamit? Hindi pa. Akala ko gamit na. Hindi. Brand new yan, Pops. Ano, oh, stay mo. Solid? Ay, teka. Solid ba siya? Parang... Hindi ganyan ang logo ng Magnaflow. Pero maganda naman ng hina. Tingin ko. Oo, sir. Straight. Ano pala tayo? Mas maganda ito. Mas buo ito nito. Hindi. Hinulaan ko lang yan. Sabi ko, straight na lang. Straight. Chambered kasi. Ayan, ganyan. Oh. Ang ano yan, malakas. Oh. Yan, deep bass yan. Malakas. So, parang... Parang yon pero... Oh. Deep tone. Oh, tapos ito pang deep. You know, Magnaflow. Ano yun? Ay, lalong pupugi. Saan ba to? Sa box o sa dalan? Uy! Ika. O isa sa mga na-diagnose na problema nito yung fuel pump. So ngayon lumakas na yung ano, yung pressure.
Kaya lang, yung sa return niya, ayan, dahil lumakas yung pressure, eh, medyo tumatagas dito. Kaya, yun. May ganun talaga. Ayusin muna natin. Test drive ko. Medyo, ramdaman ko na yung difference. Madulas na nga siya. Malamang, yun nga ang fuel pump no ng problema. Kasi, hindi, parang ayaw tumuloy nung takbo niya. Malalaman natin. Isang ikot lang ako. So, parang noon, hinihika siya pagdating niya sa RPM na 2. Or even nga dito sa ano eh, sa simula eh. Ngayon, parang madulas na, madulas. Yung pag inapakan mo, ayun, no? Shit! Yun nga si fuel pump. Ayusin dito actually next na yon. Ito ayan o yung oil pressure, bukas linisin yung oil pan, baka kalamay na rin yung loob nun, baka buo-buo na yung mga lumang oil niya dati, tapos change oil lang, so bukas or this coming week palit ulit ng langis, ipababa yung oil pan para kutkurin yung ano yung loob, baka sakali kasi baka pumapara yung ano eh, pumapara yung yun. Hindi natuloy ang lakad kahapon, buti na lang nandito na yung kaibigan ko si paring macho man paring Hernan. Actually pinapaispatan niya sa akin yung ano eh, possible na shell na ipapalit dun sa garantisabog ko na ano, garantisabog kong shell, kasi wala eh, hindi na talaga align, wala ng pag-asa. So buti na lang may mga kaibigan tayo na recent lang natin nakilala, eh ayan, tinutulungan tayo maganap. Ito daw yata yun, to. Hindi, hindi, yan yung personal box yan. Personal box type ni ano, ni paring Hernan. So ito, inispatan natin yung ano, yung shell niya. At kung yung iba nagsasama ng mekaniko, ako ang kasama kanina ay Latero, kaya lang hindi ko inabot. Eh nainip na si The Master Latero eh. So ayan. Wala pang ano, wala pang decision kasi iko-konsulta natin. But karamihan sa parts niya naka-reserve na kay pare kasi doon sa kanyang project car na malupit. Silipin natin. Yun oh. Pinaka gusto ko dito yung look niya eh, yung may ano, naka-fender mirror. Ayan. O, di ba? So, ayan yung kanyang personal car. Ilang years na sa'yo ito, pare? Ano yan? Mag-6 years na sa amin. 6 years, Wow! Yan yung aming family car talaga. Pang-daily. Pang-daily-daily. Yes, pang-daily talaga. Ayan, o. So, o, di ba? Sila, 6 years pang-daily. Ibig sabihin, very reliable. Tsaka, low maintenance, ano, pare? Low maintenance talaga. Kaya, ano, kasi karamihan dun sa mga, ano, sa mga nagme-message sa akin, tinatanong ako madalas, madali lang ba i-maintain?
Eh, mali yung tinanong nyo. Hindi ko malasasagot yun. Hindi mo lang ako marunong eh. Hanggang pagawa lang. Wala pang 1,000. So, kasama na labor doon. Oo. Kung mas gusto nyo mas malaman, panoorin nyo yung ano ni Papi Ramon. Oo, tama. Oo, si Papi Ramon kasi nagpa, ano siya eh, nagpa change oil siya nung nakaraan. Tama. Malupit yung ginamit niyang langis eh. Eh tayo, siyempre, idol natin yun. Ginagaya natin. So, yan, ito yung kanyang isa pang box na galing kay Ninong. At maraming plano dyan. Pero yan, pag-uusapan namin kasi dahil maraming ang gagawin. Pero maraming may isasalbang pyesa, no? Marami. Sabi rin ni Master Mike Garantisabog, marami pa rin magpapakanabangan. Oo, sabi niya ito, di ba? Itong radiator, okay pa. Yeah, radiator. Yung mga aircon. Ito, naka-IC type na rin siya na... IC type na ano? Alternator. Ito, ayan. Meron pa nga itong motor eh. Oo. So, marami pa dyan. Yan. Yung mga makaganda rito, ililipat dun sa kabila. Okay na ba sabihin yun? Okay baka, naman. Baka magalit si Ninong kasi galing kay Ninong itong box na ito eh. Pero may nakontrata na rin niya si Mike. Oo. Yung may wagong upuan dyan na leather. O nga pala, may leather nga pala dito na ano. Ayun oh. Kakulay na kakulay ng ano yan eh, ng box niya eh. Ayan. Parang okay pa yung ano no, dashboard. Buo pa yung dashboard. Buo pa. Buong buo pa yan. Ayan, miski buksan natin. Oo nga oh. Buo pa yan. Wala siyang... Ah, buti na lang natakpan mo ng karton. Kaya parang okay pa siya oh. At yung ceiling. Yan. Meron na rin ako na kontrata dito. Pero ayun, tsaka yung ano, yung frame dun sa likod kasi wala si Puroy noon eh. Lumalaylay eh. Lumalaylay yung sa likuran niya eh. Ayan. Para so gaya ng mga sinasabi ko dun sa mga nagre-restore talaga, malaking tulong kung meron silang base car tsaka donor car eh, no? Yun yung isa sa mga mali ko. Nag-shopping ng per piece. Kaya ang mahal nung sa akin. Kaya wag yung gagayahin yun. Ideally, lalo na kung sa mga lumang kotse, yung iba talagang nag-i-invest sila sa donor car, di ba? Oo. Yan o. Mas tipid kasi eh. Oo. Kaya bibili ka ng, sabi natin mga 25,000 worth o kaya 30,000 na kotse. Tapos, madami kong mapapakinabangan na pyesa. Masulit yung ganun. Oo, kaysa yung per piece. Per piece, tama. Hirap. So ito, dahil ito ay 87, yan o, talagang, ito talaga yung ano, sakit ng 87, yan, dito sa gitna yung butas. So, yung iba, yung 82-83 sabi, dito lang sa dulo eh. Huwag nyo i-merge yun kasi pag pinag-merge nyo, lahat bulok. Yung bumper parang okay pa naman eh, no? Ayan. Marami pang may sasalba rito. Para dun, sa kabila. Ang kagandahan talaga, isa pa, kagandahan sa ganitong luma, kailangan ginagamit eh, no? Kasi... pag di mo ginamit, nako. Ano, lalo siya mabubulok. Oo. Pag di siya nagamit. So, tsaka yung ano, yung sa carburetor, di ba? Baka maanoan ng... Saka babalik, pag di mo kasi siya nagamit, siguro mga 2 weeks, babalik yung gas niya. Oo. So, natutuyo. Tutuyo siya. So, it's better gamitin. At least, ano, miski panda rin lang. Oo. Once a day, siguro panda rin lang para lang mag-warm up yung mga. So, ayun, we had a great weekend kasi ano, galing din ako kahapon dun kay Mike eh. Tinesting ko yung galan, sarap na. Lumilipad na. Ewan ko lang kung kamusta yung gas niya. Tapos, eto, binibreak in ko rin kasi para ano na, matuloy-tuloy na yung gamit. So, yun. Hanggang sa muling vlog, salamat ulit sa kaibigan natin si Hernan. Yeah.
Tingnan natin kung ano totoo yung sina. Papakita mo kayo. Hindi, itisilipin ko muna yung ano. Pasensya nyo na yung radiator, papalda na natin. Putik na yan, papa-overhaul natin yun eh. Papa-overheat na kasi tayo eh. Parang ganda nung ano mo ah. Brand new yan. Aircon oh. Lahat bago ng pyesa ng brand, ay ng aircon ay brand new. Brand new. Yung dito sa passenger, madali. Oo. Oh. Pagdating dito mahirap. Ah, yung kapag ina-adjust. Hindi, ibig ko sabihin, pag nagda-drive. Ah, pag nagda-drive, ito lang naman yun. Hindi siya mahirap. Alamin natin kung totoo yung sinasabi ng karamihan na mahirap daw si Pati ng fender mirror. Subukan natin. Pang baby yata itong ano mo. Hindi, okay lang. Hindi naman pala eh. Madali siya actually. Hindi. Okay. Medyo ka. Sinisilip natin yung ano. Kung okay. Maliliit lang yung bagay pero kita mo siya. Ayun. Para sa akin, hindi naman pala kahirapan na ano eh. Sipatin yung sa fender mirror. Okay naman pala. Ayun. Ito na yun lang. Pag-atras ang mahirap.